kapag kami napansin na po kayo na nagbubuntis na po na ganito, ito, naglalabas na po na ganyan. Yan. Kailangan nyo pong magpabaon dyan. Kailangan nyo mag-spray ng insecticide para sa, ano, para sa atangya, para sa stem borer, at mga hanip, mga worm maggot, mag-i-spray na po tayo nyan. Tapos dapat po may fungicide ka na din kasi yung fungicide para maiwasan niyo po yung ano yung anthracnose infection para doon sa mga butil. So mag-i-spray na po tayo niyan lahat na yan para kargadong kargado na po siya at hindi na po tayo mag-i-spray ulit until such time na naglabasa na po siya lahat. Makuha niyo po. Hindi po natin siya di-disturb kapag during pollination kasi ito po inbreed po ito eh. During pollination process ay ano hindi na po natin siya i-disturb para hindi po malagyan ng chemical ito pong mga butil. Yan po pagka bumuka po yan at nalagyan po ng chemical sa loob yan, hindi po maganda. Ang tindi pala, December 24 na pala ngayon. Akala ko 23 lang. Bukas pala, Pasko na. Diyos ko po. So ito, November 2 natin to sa itinanim. November 2, noong December 2, 30 days. So ngayon is December 24. Ano, 30 plus 22. 52 days po ito ngayon. So, tama-tama, last stage po lang pag-i-spray natin sa pabaon. Yung tinatawag natin na pabaon. Pag mga ganito mga short variety na, ano, na palay, as much as possible, mga 50 days. 50 days po yung ating pag-i-spray na last ng pabaon. Hindi po last, as in last na talaga, pero mula umpisa hanggang sa bago maglabasan eh last na po yung 50 days. Kasi po bakit? Kasi nga po yun, mapupwedeng pag naglabasan na at spray ka pa ng spray, pupwedeng ikaw mismo ang sumisira dun sa palay. Kasi po may mga chemical na nakakasunog, nakakasira ng pollination ng palay. So yun na po yun. So ito na nga, naglabasan na nga siya. Ayan, naglalabasan na nga eh, pero pa isa-isa lang. So mamaya po yung mag-i-spray tayo. Ang purpose po ng pabaon is para meron siyang baon. Kahit po na nagpo-pollinate siya dyan, wala pong peste na kakakain sa kanya at walang peste na makakapanira pa. Kasi hindi mo maiwasan, may mga nauna talagang lumalabas ng ganyan. Pero at least okay lang, mga nasa 1% lang yan kumpara mo sa kabuuan. So yun po yung sinasabi natin na pabaon. Ano ba yung pabaon natin? Fungicide, insecticide at saka foliar fertilizer. Yun na po yung baon niya. Yung foliar po as much as possible mayroong sticker para kahit ulanin hindi siya hindi siya masisira. So yun po yun. Yun namang insecticide. Ano bang insecticide na ginagamit natin? Pagka ganito pong pabaon, ginagamitan ko na po ito ng chlorothianidine. Yun po, mga active ingredient po ang ano ko. Marami pong klaseng insecticide na pwede mong gamitin. Pero ako hindi ako nawawala ng ano eh, ng kartap. Hindi rin ako nawawala ng either pinagpapalit-palit ko lang po yan, pwede po yung lambda sa halotrine, pwede rin po yung cypermethrin. So maliwanag po na 50 days kung short variety. Yun yung pabaon natin na foliar, insecticide at saka fungicide. Tapos ang susunod na po niyan is after na po ng pollination process ng palay, pag naglabasa na po siya, pwede nyo na pong i-spray niyan mga nasa 70-75 days. Saka na po ulit tayo mag-spray pag safe na po yung inyong palay sa chemical burning. Yan po yung dapat na lagi natin iniwasan yung mag-spray tayo during pollination process. So yun po yung laman ng aking vlog for today. Kung mayroong pabaon sa mangga, mayroon din pong pabaon sa palay. Ang purpose po, ulitin ko, is para hindi ma-disturb ng chemical yung pollination process at hindi nyo rin mailaglag yung mga pollen grains during time ng pollination. So yun yung purpose po nun. At the same time, meron na siya dapat na spray para hindi po siya nakakain ng peste, hindi siya na sira ng peste during those time. So ang susunod na po niyan, papalampasin na po natin yan. Pag naglaman na po siya at naglabasa na po, nabuo na po yung mga butil, eh pwede po ulit tayo mag-spray kung kinakailangan lang naman at merong mga natirang mga atangya dyan, eh mag-spray po tayo pero dapat tapos na po yung pollination process. Okay? So yun lang po ang ating vlog for today. Laging tatandaan dito sa ating munting channel, Well Agri TV, Farmers Ambida! Ay,
Jasmine 479 with bioenzyme, pure organic, Everlast organic fertilizer. Pinapakita lang natin na pure organic fertilizer mas magandang hindi hamak kaysa sa organic sa inorganic fertilizer. Yan po ang sekreto, yan po ang hindi na sekreto yan eh, sinasabi ko na nga po sa inyo. Yan po ang resulta at very very successful. Ngayon pa lang makikita niyo na po, yan po ang resulta ng pure organic fertilizer, Everlast organic fertilizer. Bandang huli darating po yan sa inyong mga lugar at commercially available na po yan, hopefully next year. Ito, yan. Nasa na.